si Pepe, 14 na gulang ako. Pumunta siya sa aming tahanan upang kamustahin ang kapatid niyang si Soledad. Magandang araw sa inyo mga binibini. Okay, Pim. Buti at nakatalaw ka. Naparito ako upang kamustahin ka. Magandang araw sa iyo, Leonor. Nagdala pala akong regalo para sa iyo. Maraming salamat, Senior. Regalo. Matiyaga niya akong sinuyo. Sinulatan niya ako ng mga tula. Madalas niya akong binibisita. Pinapatawa hanggang sa huli. Nakamit niya ang matamis kong oo. Kuha ko na ang passport mo. Salamat, Tia. Pero bakit parang malungkot ka? Bakit naman? Makakapunta ka na ng Espanya, dapat masaya ka. Oo, pero... Pero... Si Leonor, Tia, hindi ko pa nasabi na alis ako. Ilang buwan na rin wala akong natanggap na liham mula sa iyo. Dumating dito si Senyora Katimbak at pinakamusta mo raw ako. Sabi ko na nasa mabuti ako. Sulat po para kay Senyora Leonor. Maraming salamat. May papag-iusap sana ako sa iyo. Ano po yan, Senyora? Na kung maaari, lahat ng sulat na padala para kay Leonor ay sa akin mo iabot. At lahat ng mga sulat na ipapadala niya ay nais kong makita. Naintindihan ko po ang iyong nararamdaman. Magulang din po ako. Masusunod po lahat ng iyong gusto. Maraming salamat. Kalagayan, ngunit malungkot ang iyong mukha. Ayon kay Senyor Katigbak. May sularanin ka ba? Siya nga pala, pinakumusta na kita kay. Nabanggit kong nasa mabuti akong kalagayan. Matutuwa sana ako kung ikaw mismo ang sumulat at nangamusta sa akin. Kay bilis lumipas ng panahon, halos isang taon na ang nakalipas na hindi na ako nakatanggap ni Liha mula sa iyo. Nabanggit ni Senyor Jinggoy na magkita kayo at tila ikaw ay matamlay upang ikaw ay pakasalan. Ngunit pinigilan ako ng aking ama sapagkat maaaring mapahamak ka at ang iyong pamilya. Wala akong nagawa kundi bumalik. Karamdaman kong bakit di mo pwedeng lumiham. Bakit di mo man lang akong magawang dalawin nang umuwi ka ng Pilipinas sa Europa, nakarating sa akin. Sa akin na mayroon ka ng ibang tinatangi. Gusto ko lang na malaman kung ano ang katotohanan dito. Tamis, mahal ko. Matagal ka nang hindi sumusulat sa akin. May nagawa ba akong pagkakamali at hindi mo sinasagot ang aking mga liham? Kung ganun, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. May tinatakot po ba kayong mga liham ngayon? O sadyang nawawala lang ng mga ito? Tahan na anak, itinago ko ang mga liham ni Pepe. Bakit, Nay? Mahal ko po siya. Iniisip mo lang ang kakabuti mo. Alam naman natin na balik sa kanya ang mga pake. Maaari ko bang makuha ang mga liham niya? Anak, kakasal ka na. Hindi mo na maaari itago ang mga liham ni Pepe. Batid po yun, Nay. Kapag gusto ko lamang tunugin ang mga ilan. Mahigit na 3 taon na kung hindi nakakatanggap ng liham mula kay Pepe. Kaya napagpasyan kong mamaalam na sa kanya.